Ito po ang ika-apat na video tungkol sa ating tinatalakay, ang damdamin ng Panginoon sa mga pakikitungo ng mga tao sa Kanya. Pangalawa rin ito sa ating pag-uusap tungkol sa Kanyang pagagalit. Nakita natin sa mga nakaraan na ang Panginoon ay nalulungkot lamang sa mga ordinaryong tao sa kanilang hindi pananampalataya sa Kanya. Nalulungkot din siya sa mga ilang ginagawa ng mga alagad sa Kanya, pero nakita natin na iba ang Kanyang turing sa mga ginagawa ng mga relihiyosong tao sa Kanya. Ito'y sapagkat sila ay nagpapakita ng paniniwala sa Diyos. Sila ang mga nag-aakala na representasyon ng Diyos sa buhay ng mga tao. At diyan ay makikita natin na iba ang damdamin ng Panginoon sa kanila, sapagkat ito ay isang seryoso na maaaring magligaw sa kanila mula sa nais ng Diyos na buhay para sa kanila. Makikita rin natin na hindi natin maaaring gamitin ang paglilingkod sa Diyos sa ating mga sariling agenda. Naghahangad tayo ng kaluwalhatian sa ating mga sarili at malamang ay pakinabang, at kung saan naroon ang pagkasentro sa sarili ay siguradong ang kasunod niyan ay ang pakinabang. At yan po ang ginagawa ng karamihan pagdating sa relihiyon. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang Mateo 23, kung saan ay isiniwalat ng Panginoon ang ginagawa ng maraming mga tagapanguna sa relihiyong Judaismo. Sa kanyang kapanahunan ay mayroon pong tatlong magkakatunggaling grupo. Magkakasama po ang mga eskriba at pariseo, sila ay iisang grupo lamang. At sila ang mga tagapagturo o mga guro ng Israel sa kanilang relihiyon. Ang mga eskriba, sila po ay kinikilala bilang mas mataas kaysa sa mga pariseo. Sila yung mga nandoon sa kanilang mga opisina. Sila yung parang ulo, head, tagaplano ng mga bagay na isa sa katuparan ng mga pariseo. Nabanggit ko po sa nakaraan na wala po kong nakita na naligtas sa pagmi-ministeryo ng Panginoon sa mga eskriba. Subalit alam natin na may mga ilan po na mga pariseo ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kasama na dyan si Nicodemo. Ang pangalawang grupo ay ang mga Saduceo. Hindi sila naniniwala sa maraming katuruan ng mga eskriba at pariseo, katulad ng paniniwala tungkol sa mga anghel, mga himala, mga bagay na gawa pa ng Diyos sa kasalukuyan. Subalit pagdating sa kanilang paglaban, laban sa Panginoong Jesucristo, ay nakikisa sila sa mga eskriba at pariseo. Ang pangatlong grupo naman ay ang mga Herodians. Sila ay naglilingkod kay Herodes bilang kanilang Diyos-Diyosan. Naniniwala sila na may Diyos sa kataas-taasan. Subalit naniniwala rin sila na si Herodes ay isa sa mga Diyos, maliit na Diyos. At sa grupo nila ay may mga na-convert na naging supporter ng Panginoon, mga ilang babae, sabi ng Lucas 8:3. Nakikita ko na ang mga eskriba at mga pariseo ay kahalintulad ng mga modernong Kristiyano, o sabihin natin they are like Pentecostals. Samantala ang mga Saduceo ay katulad naman ito ng mga tinatawag na conservative. Wala nang himala, wala nang banal na espiritu, walang mga anghel, at ang tao ay gumagawa na lang sa kanyang sarili. Samantala, ang mga Herodians naman ay katulad ng mga worldly Christians. Naniniwala sila sa Diyos at pagkatapos ay meron din silang mga Diyos-Diyosan. Katulad na limbawa ni Herodes, na masaya siya na nakikinig sa matinding mga pangangaral ni Juan Bautista. Nag-e-enjoy po siya. Subalit pag umuwi naman ay masaya rin siya na pinapanood ang kanyang anak-anakan na si Salome na halos hubot-hubad. At ganyan ang maraming Kristiyano na nag-e-enjoy sa mga mensahe mula sa banal na kasulatan, subalit nag-e-enjoy din sila sa mga bagay na makasanlibutan, lalo na ang mga internet sa ating kapanahunan. Bagamat ang mga grupong ito ay hindi po nagkakaisa, pagdating sa Panginoong Kristo ay makikita natin na sila ay sama-sama na isa ang naisin ang maalis ang Panginoon sa kanilang mga buhay.
problema nila ang Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga eskriba at mga pariseo, sila lamang ang mga tinalakay ng Panginoon sa Mateo 23. At isang bagay po ang mahalaga rito, mga kapatid, maganda na maunawaan natin ang kanilang mga pamumuhay at katuruan. Subalit, kailangan po nating makita ang ating mga sarili bilang mga naniniwala sa Diyos. Baka po meron po tayong espiritu ng mga pariseong ito. Alam natin na ang espiritong nananahan sa kanila ay kalaban ng banal na espiritu ng Diyos. Isa sa mga mahalagang makita natin, mga kapatid, at maituturing ko ito na pagpapala ng New Covenant. Ang maisalamin natin ang ating mga buhay, kung ano ang mga mali sa ating paniniwala at pamumuhay, lalo na ang mga katulad ng iginawi ng mga leader na ito ng mga relihiyon. Yan ang isa sa mga trabaho ng salita ng Diyos, ang maipakita sa atin kung ano ang mga bagay na hindi nararapat sa Panginoon, nang sa gayon ay maalis natin ang mga bagay na ito sa atin. So, bago po ang Mateo 23, ay makikita po natin na nakausap na ng Panginoon ang mga ilan sa mga eskriba at pariseo at tila wala silang plano na tanggapin siya bilang Mesiyas. Nangangahulugan po yan ng pagtanggi sa anumang ipapakita at ituturo sa kanila. Kaya pagdating dito sa Mateo 23, ay ang mga tao na lang ang kinausap niya. Ang sa gayon ay hindi sila mailigaw ng mga taong ito at lalo't higit na hindi sila gagaya sa kanila. Sinigurado ng Panginoon na ang mga taong ito at mga magiging katulad nila ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Basahin ko po sa atin ang 23:2-4. Sabi po rito, "The teachers of the law and the Pharisees sit at Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move." Dito po ay makikita natin na sinasabi ng Panginoon, gustong-gusto ng mga eskriba at pariseo ang upuan ni Moises. Nangangahulugan po yan ng kanilang posisyon, na isilang maging katulad ni Moises. Yun ay sapagkat maituturing na ang upuan ni Moises ay upuan ng may karunungan at autoridad mula sa Diyos. Sila ang mga nag-a-advise sa mga tao at nagsasabi kung ano mga dapat nilang sundin. At malamang din ay inaakala ng mga taong ito na kapag ka naupo sila sa ganung posisyon, ay nandoon na rin ang presensya ng Diyos sa kanila katulad ni Moises. May ilan po namang mabuting sinabi ang Panginoon tungkol sa kanila, pero marami po ay nagbigay siya ng mga babala sa ginagawa ng mga taong ito. Sinabi po ng Panginoon sa mga tao, "Obey what they teach," na nangangahulugan na marami po silang mga katotohanang sinasabi. Pero isang bagay din na sinabi ng Panginoon is to avoid how they live. They need to obey what they teach, but avoid how they live. Tulad ng sabi ko, marami po sa kanilang mga itinuturo ay totoo at tama, subalit ang malaking problema ng mga tao ito ay ang kanilang mga pamumuhay. So dyan po ay makikita natin na ang isang mangangaral ay maaring maging magaling na tagapagturo, subalit hindi po siya magandang halimbawa. At ano ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga taong ito? Sila po ay naglalaan ng mga bagay na mabigat para sa tao, subalit hindi naman nila ito isinasagawa sa kanilang mga sarili. Malamang ang mga taong ito ay nagbibigay ng mga pamantayan mula sa kanilang mga tradisyon. At katulad ng sabi ko sa nakaraan ay ginagamit nila ito upang kontrolin at pagkakitaan ng mga tao. Subalit sila mismo sa kanilang mga sarili ay hindi po nila naisasagawa. May mga bagay din tayong mahilin tulad dito sa mga ilang bagay na ginagawa ng mga leader sa ating kapanahunan. May mga ilang tagapanguna na sila po ay talagang insistent sa kanilang mga miyembro na sila'y mag-akay ng kaluluwa sa kanilang mga iglesia. Subalit, kalimitan sila mismo ay hindi gumagawa nito.
Mayroon din namang mga nagsasabi na napakahalaga ng Biblia, kailangan nilang maglaan ng mga ilang oras sa kanilang pagbabasa araw-araw, sa kanilang mga devotion araw-araw. Subalit hindi ko po alam kung ang mga taong ito, ang mga leader na ito ay nagagawa ang kanilang mga ipinapagawa sa kanilang mga miyembro. O kaya ay katulad halimbawa ng pag-iikapo na pilit nilang ipinapagawa sa kanilang mga miyembro, subalit hindi rin naman natin alam kung sila ay nag-iikapo. At yun ay isang bagay na mabigat sa mga miyembro, maalala ko po yan, sa mga nakaraan ay namili ako ng aking 12 na tinatawag na 12 sa iglesia at pagkatapos ay nais ko na sila mismo ay maghanap din ng kanilang 12. At ngayon ay napagtatanto ko na yan ay mabigat para sa kanila. At ang ganyang mga gawain ay mga pabigat sa tao na kalimitan na hindi po ginagawa ng ibang mga ngaral. So ang nakikita ko po dyan, they love the place of honor na ginagamit nila ang mga tao sa kanilang personal na pakinabang. By the way, dito po sa Matthew 23 ay meron pong tinatawag na 7 woos. So tinignan ko po yung 7 punto na yon at yun po ay ipapakita ko sa inyo na mga bagay na ikinagagalit ng Panginoon sa mga Pariseo. Ang pangalawa ay dito sa Mateo 23:5-12. Basahin ko po. Everything they do is done for the people to see. They make their phylacteries wide and tassels on their garments long. They love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called Rabbi by others. But you are not to be called Rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be the servant, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang pangalawa na nakikita ko rito na ikinagagalit ng Panginoon dito sa mga eskriba at Pariseo ay ang kanilang paghahangad ng respeto ng mga tao. It seems like demanding respect from the people and that caused them to be astray from the will of God. So sa verse 5 po ay sinasabi ng Panginoon kung ano ang objective ng kanilang mga actions. Ang kanilang mga ginagawa ay parang mga pakitang tao lamang. Sa ganyang iginagawi ng mga leader na ito ay nagpapakita na sila po ay nakalimot na sa sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay tinitingnan ang pangloob ng tao at hindi ang panglabas. Ang kanilang ginawa ay ginagaya yung mga kasuotan ng mga saserdote sa lumang tipan. Sa mga kasuotan ng mga saserdote, sa dulo po sa ilalim ay meron pong mga ilang pulgada na iba ang kulay, kulay asul doon sa ilalim ng laylayan ng kanilang damit. At yun po ay pinalaki nila, linaparan nila, nang sa gayon ay lalong kitang-kita. At gayon din na meron pong inilalagay sa ilalim noon na tinatawag na tassels. At yun po ay malamang ay nilakihan nila, nang sa gayon ay kitang-kita ng mga tao. Unang-una po na nais kong sabihin sa inyo dyan, mga kapatid, bagamat ang Diyos ay hindi naman nakatingin sa panlabas na anyo, subalit itong mga panlabas na anyo na ito, itong mga pananamit na ito, ay ginagawa nilang tila paraan o buhay ng may kabanalan. Gayunpaman po, anumang bagay na dinisenyo ng Diyos sa lumang tipan, lalo na ang mga kasuotan o gamit ng mga saserdote, hindi po yun pwedeng baguhin sapagkat yun po ay disenyo ng Panginoon. Mayroon pong mga gumagamit din ng katulad ng langis na ginagamit ng mga saserdote sa lumang tipan at sa kapanahonan natin hanggang ngayon po ay makikita po natin na sinasabi nila na ginayan nila yung timpla ng langis na yon mula doon sa mga saserdote sa lumang tipan na siya nilang ginagamit sa ating kapanahonan. At alam po ninyo, ang hindi alam ng maraming tao na sino mang gagaya sa bagay na yon ay pinapapatay ng Diyos. At yan po ay nagpapakita ng kaignorantehan ng mga tao. Makikita rin naman natin na may mga ilan na hanggang sa ating kapanahunan, lalo na ang mga nagsasabing
mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo ay ginagamit ang mga katulad ng kanilang mga kasuotan. Minsan ay may mga itim, minsan ay may mga purong puti, ang kanilang mga sombrero ay alam ko na ibang-iba na ito kaysa sa kasuotan ng mga punong saserdote sa lumang tipan. Makikita po natin ang mga bagay na ito, halimbawa sa mga tagapanguna ng Roman Catholic, ng mga Orthodox, at marami pang iba na kahit hindi mga naniniwala sa Biblia, ay ginagamit din nila ang mga panlabas na anyo upang akitin ang mga tao na kilalanin sila bilang mga banal. Tulad ng sabi ko, ang Diyos ay hindi naman masyadong stricto malamang sa pananamit, maliban na lang kung gagayahin natin yung mga nasa lumang tipan na alam natin, katulad ng sabi ko, ay pinagbabawal. Subalit, anumang hangarin ng ating mga puso na katulad ng mga taong ito ay akitin ng mga tao na kilalanin tayong mas banal kaysa sa kanino man dahil sa ating mga pananamit ay nagiging mali po. Ako'y naniniwala na mahalaga ang pagsusuot katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, appropriate dress marahil sa panahon ng ating mga gawain, pero yung sobra-sobra na naglalagay sa pag-aakalang mas mataas tayo kaysa sa mga tao ay iba na po ang mensaheng ibinibigay natin sa kanila. Sa verse 6 at 7 ay makikita natin that they coveted the seats of honor. At gayon din naman na masyado nilang concern ang mga pagbati ng mga tao sa kanila. Yan ay nagpapakita that there are really attention grabber or grabbers. Sabi nga po ng Panginoon, they wanna be called rabbi or teacher. At yan din ang sinasabi na hanggat maaari ay huwag tayong basta-basta patawag sa mga ganyang titulo. Kalimitan kapag ka ginagawa natin ang mga bagay na yan ay tila dinidisregard natin ang Panginoon Jesucristo sa kanyang itinuro na huwag tayong patawag sa mga ganon. Dapat nating isipin na anumang pagkuha ng mga titulo ay baka inilalagay na natin ang ating sarili sa kalalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero bilang mga Bible school student, ay nais ko pong sabihin sa inyo na ginamit po ni Apostol Pablo ang katawagan sa kanya bilang guro. 1 Timothy 2:7, I am a herald, an apostle, and a teacher. But that was not a title but a function that he was doing during his time. Nagpatawag din po siya ng ama, I am your father. Sa 1 Corinto 4:5, sa Filipos 2:22, at alam nyo, ay yan ay sapagkat ginagawa niya ang totoong obligasyon sa kanyang mga dinidisciple. Siya ay nagmimistulang ama para sa kanila. At ang kaibahan ng mga eskriba at mga pariseo ay hanggang dun lamang sila sa katawagan na father or rabbi or teacher. Pero ang totoo ay hindi naman po nila ginagampanan. At kung ginagampanan man nila ito, ay meron po silang maling layunin para sa mga tao na nagdudulot ng dahilan para magalit ang Panginoon Jesucristo sa kanila. Sinabi niya sa 11 sa ka-12, the greatest among you will be your servant, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Meron po akong isang magandang katanungan dito para sa atin. Kayo ba ay nangarap na maging lingkod ng iba? Pag-isipan po ninyo ang katotohanan yan. Halos walang nangangarap na makapaglingkod ng totohanan. Ang hangarin ng marami ay nandoon sila sa mataas na posisyon na sinasakop nila ang mga ibang tao para sa kanilang posisyon. So alam po natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay ibang-iba po siya sapagkat mula sa pagiging Diyos sa kataas-taasan, kinuha niya ang kalalagayang tao, hindi lamang siya ay naging tao, siya ay naging alipin o naglingkod hanggang sa kanyang kamatayan. At alam natin kalaunan na yan ay magdadala sa kanya ng kalalagayan na kataas-taasan sa lahat. That every knee should bow, every tongue should confess that He is Lord. So makikita po natin yung prinsipyong yan sa Panginoon Jesucristo. Whoever want to be exalted will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Magbigay nawa ito ng kaisipan sa atin, mga kapatid, na ang paghahanap ng respeto ng mga tao upang kilalanin tayong dakila sa mundong ito
ay nagdudulot ng pagkagalit ng Panginoong Kristo sa atin. Ang pangatlo po natin ay sa 13 hanggang 15. Ganito po ang sabi rito, "Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourself do not enter, nor you will let enter those who are trying to. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites! You devour widows' houses, and for pretense make lengthy prayers, therefore you will receive greater condemnation." Verse 15, "Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much as a child of hell as you are." So dyan po ay makikita natin na isinisigaw ng Panginoon ang kaipokritohan ng mga taong ito. Ang ipokrito ay hindi po English word, it is a Greek word that means actor, na nangangahulugan ng mga taong ito ay parang aarte-arte lang, madrama sila sa harapan ng mga tao para silang mga artista na upang makuha ang damdamin ng mga tao ay ginagawa nila kung ano ang kanilang dapat ipakita sa kanila. Ngayon po ay makikita natin na anumang bagay na hindi makatotohanan sa atin sa harapan ng mga tao, mga pagdadrama-drama, yung ating mga pananalita, actuations, o kung ano-ano pa na hindi makatotohanan sa atin, ay ikinagagalit ng Panginoon ito. Sabi ng Panginoon, "You shut the door from people's faces." Paano nila sinasarduhan ang pintuan ng langit sa mga taong ito? Ang alam ko sa bagay na yan, mga kapatid, ay hindi talaga nila ipinapakita sa mga tao na ang interest nila ay mga bagay na pangwalang hanggan, kundi mga bagay na temporaryo. So sila mismo sa kanilang mga sarili ay hindi nakakakitaan ng mga tagasunod nila na ang hangad talaga nila ay walang hanggan. All of their interests are focused on the things of this world. And so kapag meron silang mga tagasunod, ay siyempre ganun na rin sila. Hindi sila nagiging interesado sa mga bagay na pangwalang hanggan. At isa pa sa bagay na yan ay sapagkat hinahadlangan nila ang mga tao sa pintuan ng langit, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, nais ko pong bigyan ng application ang bagay na yan. Kapag ka ang isang mangaral ay ang kanyang focus ay mga bagay sa mundong ito, inilalagay niya sa kaisipan ng mga tao ang kaginhawaan sa mundong ito kaysa sa sila ay magkaroon ng pagsasakripisyo para sa walang hanggan, ay nagpapakita yan na sinasaraduhan natin ang pintuan ng kalangitan sa kanila. Ulitin ko po ang verse 14, ganito ang sabi, "Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites! You devour widows' houses and for pretense make lengthy prayers, therefore you will receive greater condemnation." So dyan ay makikita natin ang kanilang layunin is to devour widows' houses. Nagpapakita sila ng tila matinding pag-aalala dito sa mga babaeng balo na ito sa pamamagitan ng pananalangin ng mahaba. At ano ang kanilang layunin ay upang sila ay magbigay ng malaking donasyon. Alam naman natin kapag ka mga babaeng balo ay tila mas madali silang maakit na ibigay ang kanilang mga ari-arian. Malala ko po na meron pong naging isang miyembro ang iglesia na aking pinasturan. Isang araw ay kinausap po niya ako at ang sabi niya, "Pastor, magbibigay po ng pambili ng lupa at pampatayo ng building ang aming pamilya." At sa bagay na yan, na hindi ko naman po hinadlangan. Alam po ninyo, ang plano ay nagkaroon ng katuparan. Subalit, pagkatapos ng mga ilang panahon, sapagkat nagkaroon ng pagkabalam, at hindi natapos yung building na yun, ay sinabihan po ako, meron naman po kaming ginagamit na lugar sa panahon na yan. Pinagamit po niya ang kanyang bahay sa amin bilang lugar ng aming pananambahan. Dumating sa pagkakataon na sabi ng nanay na ito sa akin na isa sa kanyang mga anak ay nais makapagtapos ng pag-aaral. Alam po ninyo, ako po ang nagsuggest sa kanya, ibenta yung gusali, kasama na po siyempre yung lupa. At sabi ko ay gamitin niya. Siya po ay namangha sapagkat sabi niya, "Pastor, baka magalit ang Diyos sa akin sapagkat yan ay dinonate namin para sa iglesia."
ngayon, pag pinabebenta mo sa akin para gamitin ko, ipagkamagalit po ang Diyos sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi po ate, ibenta mo yan at ako po ang mananagot sa Diyos sa bagay na ito na sinabi ko sa inyo. Sa madaling sabi po, mga kapatid, ibinenta yung church building at ginamit nila sa pag-aaral ng kanyang anak. Maalala ko rin po na may isa pong babae, isang Chinese na may kayamanan. Isang linggo ay dinala kami kasama ang aking may bahay, mga ilang manggagawa. Ito po ay sa Muntinlupa. Isinakay kami sa sasakyan at ipinasel kami. Sabi niya, Pastor, dadaling ko kayo sa mga lote namin dito sa Las Piñas. At sinasabi po niya na may tatlong lugar na mamimili ako kung saan naming nais magtayo ng gusali. Doon po sa isang lugar na pinagdalhan sa akin, napakalaki ng lote na sa mahigit 300 square meters marahil. Tamang-tama sana sa church building, subalit iniisip ko na hindi ko kaya na maging prioridad ang pagtatayo ng gusali kaysa sa aking mga pinagkakabalahan sa panahon na yan. So nung kami po ay pabalik na, hindi pa kami nag-uusap tungkol sa kung papayag ako sa kanyang isinasuggest sa akin. Habang kami nasa sasakyan, sabi niya, Pastor, meron pa akong isang lote dyan. Gusto mo tignan natin? Sabi ko sa kanya, hindi po. At sabi niya, mamaya-may, sabi niya, Pastor, meron pa akong isang lote doon. Gusto mo tignan natin? Sabi ko sa kanya, hindi po. Sa madaling sabi, ay plano niya po na mamili ako sa tatlong lugar para tayuan ng church building. Subalit lahat po yun ay tinanggihan ko sapagkat hindi po yun ang aking prioridad. Marami pong mga tagapanguna ay mayroong pagsasamantala sa mga bagay na ganyan at yan po ay kailangan po natin pag-isipan. Hindi ko diretsang sinasabing mali, pero dapat ay tingnan natin ang ating mga motibo na baka dahil may mga tao na sila ay nagnanais gumawa ng maganda para sa kanilang relasyon sa Diyos, nagdo-donate sila ng kanilang mga ari-arian ay sinusunggaban po natin. So isa po sa mga sinasabi ng Panginoon dito ay nananalangin po sila ng pagkahaba-haba. Marami na po akong nakitang ganitong mga mangaral na sa kanilang closing prayer ay kapag ka nananalangin ay mas mahaba pa kaysa sa mensahe. Alam po ninyo, hindi po ako kumbinsido sa mga taong ito. Malala ko po yung sinabi ng isang mangaral. Nasabi niya, people who pray long in their services are the people who doesn't pray in their houses. At tila ako ay kumbinsido sa bagay na yan. Pero higit sa lahat ay ang sinabi ng Panginoon, they will receive greater condemnation. Napansin po ba ninyo yun, mga kapatid? You will receive greater condemnation. Hindi ba yan ay parang security? Secured na ang kanilang kahantungan? Eternal security for their condemnation. Why? Because they were hypocrites. Everything is show for their wrong agendas. Sa verse 15 ay makikita rin natin, they were so enthusiastic in soul winning. They were missionaries. At siyempre, kapag ang isang mangangaral ay nag-iisip ng mission, gastos po yan at panahon. Ako po ay naniniwala na marami pong mga gumagawa nito na may malinis ang kanilang puso at hangarin. Meron po akong mga ilang kasama sa grupo na nakita ko na talagang sila ay gumagastos sa kanilang mga mission work with a very wonderful heart towards the people. Pero ako rin po ay naniniwala na marami rin po ay gumagawa ng mga bagay na ganyan. Kapag sila ay nagmi-mission, they can be called missionaries. Malala ko yung isang kakilala na he always go abroad. At pagkatapos, pagka nakapunta siya ng isang lugar, ay laging meron pong promotion para sa kanyang sarili. Siya pong nagpo-promote sa kanyang sarili. Maalala ko noon, nung nakarating siya sa Africa, pag-uwi niya, siya ay apostol na. Pero isang bagay po, ay pati ako ay nais niyang hingian ng tulong sa kanyang mga pinaggagawa na sa buong paniniwala ko ay hindi po ito para sa karangalan ng Diyos. Totoo po yan sapagkat marami po siyang ginagawa na nakikita po na hindi po ito mga biblical. Ang problema ng mga Pariseo ay yung kanilang discipleship. Ang discipleship nila ay kapag meron silang na-convert, ay ito ay nagiging sobrang anak ng impyerno, as much as a son of hell. Yan po ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga disciple ng mga escribe at Pariseo. At paano po nangyayari yon? Nangyayari yon kapag ka
ang kanilang mga disciple ay katulad nila na ang lahat ng kanilang hangarin ay mga bagay na temporaryo sa mundong ito. Yan po ang totoo. Every time na ang hangarin ng isang mangangaral ay para sa kanyang personal na pakinabang sa mundong ito, naniniwala ko na gagawa siya ng iba't ibang kaparaanan, kakasangkapanin niya ang mga tao para sa kanyang agenda. At nais kong sabihin na kapag ka ang isang mangangaral, ang hangarin niya ay humantong sa pagiging katulad ng Panginoong Kristo ang kanyang mga dinidisciple, it is impossible for them na malayo sa landas ng buhay. Isipin niyo po maigi itong aking sinasabi. The goal of discipleship is Christ-likeness. Christ-likeness in character, work, attitude, and motives. At yan po ay talagang para sa langit. Malala ko po yung isang kaibigan ko dati na mangangaral na siya po ay nag-o-ordain ng mga pastor, mga kabataan, at sa tulong ng kanyang mga nainganyo na mga foreigner ay hinihingian sila ng monthly allowance na napakalaki. Nagbibigay siya ng, sa balita ko, ay 18,000 naman para sa bawat inorderehan niyang pastor at sila ay magtatatag ng iglesia. Hindi ko lang alam kung nasaan na mga tinatag na charities ng mga ito. 18,000 a month, 5 years ago, mula sa 2022, sa panahong ito, January 2022, ay napakalaki po na allowance para sa isang manggagawa na Kristiyano. At ako'y naniniwala na yung mga mangangaral na yun o yung kanilang mga disciple na yun ay naiengganyo lamang sa mga ganong offer. Sinasabi ko po yan sapagkat ang Panginoon, kapag ka tumatawag siya at nagsusugoy, inaalisan talaga niya kahit ng wallet ang kanyang mga alagad nang sa gayon ay matuto silang manangan sa gagawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. At ano po ang kahantungan ng mga mangangaral na ito sa darating na panahon? Ako'y naniniwala sa sinabi ng Panginoon, they are as much as son of hell. Meaning, they are corrupt. At ang pamagat ko rito sa ating number 3 are, they are bad examples. They are bad examples. Punta tayo sa pang-apat dito sa Matthew 23:16-22. Sabi po niya, woe to you, blind guides! You say, if anyone swears by the temple, it means nothing, but anyone swears by the gold of the temple is bound by that oath. You blind fools! Which is greater, the gold of the temple that makes the gold sacred? You also say, anyone who swears by the altar, it means nothing, but anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath. You blind men, which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and everything on it. Anyone who swears by the temple swears by it and the one who dwells in it. And anyone who swears by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. Sa kabuuan po ng mga talatang ito ay makikita natin na ang paglilingkod ng mga taong ito ay nagugat sa kanilang pag-ibig sa pera o kayamanan. At ano ang naging resulta nito sa kanila? Naging bulag sila. Tatlong beses na binanggit ng Panginoon yung blind guides, blind fools, blind men. At yan ay makikita natin na kapag ganyan ang sentro ng paglilingkod ng isang mangangaral ay nagiging bulag siya. Pero ewan ko lang kung tatanggihan siya ng mga tao o susundan siya sa kanyang ginagawa. Sa tingin ko sa mga ginagawa ng mga mangangaral na ito ay gumagawa sila ng mga panata na may pandaraya, deceptive oaths, na pinapapangako nila ang mga tao na kanilang babayaran ng mga bagay-bagay. Bulag sila sapagkat hindi nila nakikita ang nasa malayong lugar. Halimbawa, nakikita nila ang ginto sa kanilang harapan pero hindi ang templo na napakalaki na kailangan nilang bigyan ng pagpapahalaga. Nakikita nila ang mga kaloob ng tao, sabi ng Panginoon, pero hindi nila nakikita ang altar. At natatanaw nila ang langit pero hindi nila nakikita ang Diyos na nandoon. So, dito po ay makikita natin na ang pag-aakala na ang paggamit sa relihiyon para sa ating mga sariling pagnanais
ay isang bagay na karumaldumal sa mata ng Diyos. Pero alam nyo, ang problema ng marami dyan ay ang pag-aakala na kapag may dumarating sa kanila na mga financial, ay tinuturing kaagad nila na blessing. Malala ko yung isang pastor na sabi niya nagkaroon ng reunion ng kanilang klase ng kolehiyo. At nung sila ay nagkaroon ng gawain, ay inatasyan siyang mangaral at manalangin. At alam po ninyo, pagkatapos ng kanyang pangangaral at pananalangin, ay nagkaroon po ng pagkakaloob. At alam po ninyo, kitang-kita ko po sa mukha ng mangangaral na ito ang kanyang tuwa na nakalikom sila ng malaking halaga na ibinigay sa kanya. Siyempre, mga professional po ito na mga classmate niya sa college. At nung nagkaroon ng ganito, siyempre ay malaki ang kaloob. Pero alam po ninyo mga kapatid, yun po ay isang bagay na nakakalungkot na maikintal sa isipan ng mga taong yon na kapag ka may nangaral at may nanalangin, ay agad may parte siya pagdating sa financial. Hindi ko po ikinukumpara ang aking sarili na noong nagkaroon kami ng mga ganyang gawain sapagkat nagkakaroon ng madaliang mga reunion dahil sa pagkakaroon ng Facebook, nagkaroon ng contact sa mga dating mga kakilala o classmate. Subalit, hindi po sa pagkukumpara, hindi po ako tatanggap ng mga ganong kaloob ng mga hindi mananampalataya. Ang paglilingkod sa Diyos na ang hanganin mo ay yumaman ay napakadelikado because we cannot serve both God and money, sabi ng Panginoon. Sabi ko nga po ay hindi ko lang alam kung sino ang mas matalino, ang Panginoon o ang mga mangangaral sa panahong ito na nagagawa nilang paglingkuran ang Diyos daw at ang pera. Samantalang malinaw ang sabi ng Panginoon, you cannot serve both God and money. At ang sabi pa niya, either you will hate the one and love the other, you will serve the one and despise the other. If you are serving money for money, you have started to despise God. Alam niyo po, dapat ay matuto tayo sa mga bagay na ito. Hindi ko po itatanggi na nung ako'y bagong pangangaral o baguhang pastor ay naghangad din ako ng mga bagay na ganyan sa pag-aakalang yan ay pagpapala ng Diyos para sa akin bilang isang mangangaral. Subalit natutunan ko na hindi pala yan kayang ibigay ng Diyos ang aking mga pangangailangan pero hindi dapat yun ang aking mahangarin sa aking paglilingkod sa Kanya. So ang pangatlo po natin dito, Jesus was angered by the greediness of these religious leaders. Maging maingat po tayo dyan sapagkat wala pa po akong nakitang tao na umamin na siya ay may kasakiman sa kanyang buhay. Maliban na lang kapag siya ay humahantong na nagkaroon ng problema dahil sa paghahangad ng kayamanan. Pero hanggat hindi nakakaranas ang tao niyan, ay hindi po niya nare-realize ang katotohanan na siya ay nagiging gahaman na. At tingnan po ninyo dyan ang mga ilang politiko na kung saan ay natutuklasan na grabe ang kanilang kayamanan. Malala ko po yung isang nakaraang chairman ng COMELEC na kung saan ang kanyang asawa mismo na kanyang naging kaalitan ang nag-expose sa kanyang mga kayamanan sa dami ng kanyang bangko. Milyon-milyon na pera at dahil meron pong patakaran yata na hanggang 5 milyon lang ang bawat bangko ay pinaghiwa-hiwalay nito nang sa gayon ay hindi sana ma-detect ang kanyang kayamanan. Pero natuklasan ang kanyang asawa ito pagkatapos na sila ay nagkaroon ng alitan at ipinakita niya na ang mga perang ito ay bayad sa kanya upang sana ay pananalunin ang mga politiko sa kanilang tinatakbuhang posisyon. Ang punto po natin dyan ay ang pagiging gahaman ng tao pagdating sa pera at wala pong hangganan yan. Mahalaga pong maunawaan natin na lumalabas na ang pagiging gahaman kapag ka mas mahalaga na ang ari-arian o pera kaysa sa ating relasyon sa ating kapwa. Mayroong pagkagahaman kapag ka nais ng isang tao na makuha ang isang bagay kahit sa maling kaparaanan. Mayroon din pagkasakim kapag ka nais mag-impok ng sobra-sobra sa kanyang pangangailangan. Isang bagay pa ay walang naisip kundi ang pansariling kasiyahan. Isang bagay pa ay kinakaligtaan niya ang kanyang relasyon sa Diyos na inaakala ang kapanatagan ng kanyang buhay ay nasa kanyang ari-arian. So ilan lamang po yan sa palatandaan na pumapasok na ang kasakiman sa puso ng isang tao.
Ang panglima natin ay sa Mateo 23, 23 at 24. Sabi ng Panginoon, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides, you strain out a gnat, but swallow a camel." Ang mapapansin natin sa mga taong ito ay they emphasize less important matters for their personal benefit. Yan po ang tila sinasabi ng Panginoon dito. Binibigyan nila ng diin yung mga bagay na nais nilang bigyan ng diin, alang-alang sa kanilang sariling pakinabang. Again, Jesus keeps on calling them hypocrites because they were the great pretenders. At makikita natin dyan that they were stricters of the letters of the law of what they want to put an emphasis. Alam nyo, ito po ang isang bagay mga kapatid sa mga mangangaral. Makikilala mo ang mga mangangaral sa kanyang paulit-ulit na ipinapangaral sa kanilang iglesia. Maalala ko po yung kaisa-isa kong ninong na sinabi niya sa akin na umalis siya doon sa kanyang church na inatenan sapagkat buong isang taon ay walang ipinangaral ang kanilang pastor kundi tungkol sa pera. Pera, pera. Eh sa tingin ba ninyo ay nandun ang kabanalan? At yan po ay katulad ng mga taong ito na sinasabi ng Panginoon na binibigyan nila ng diin ang pagkakaloob ng kanilang mga ikapo. Pero meron silang nakakaligtaan na ito ay tungkol sa justice, mercy, and faithfulness. Ano po ang ibig sabihin nito? Justice can be justice for the people. Pero naniniwala ko na ito ay hustisya para sa ginawa ng Diyos. God justifies His wrath through giving His only begotten Son for sacrifice. That is a justice. He justifies His wrath through giving His life Son. At kapag kayan ay ipinangaral mo sa mga tao, they need to give justice for the sin. They need to put emphasis of the preaching of sins of the people. Sana po ay maunawaan nyo ang ibig ko sabihin dyan, mga kapatid, na kapag ka wala ng pangaral tungkol sa kasalanan, na yan ang gusto-gusto ng maraming tao na hindi binibigyan ng diin ang tungkol sa pangaral sa mga kasalanan, ay nawawala po yung justice. Pangalawa ay mercy. It can be mercy for the people that they shouldn't be exploited by these religious leaders. Kulang sila sa habag na kahit mahihirap ang kanilang miyembro ay parang hinuhut-hutan pa nila. And then faithfulness can be a faithfulness to God in the heart. Yung bang may katapatan ka sa iyong puso sa Diyos. Pero ang binibigyan nila ng diin ay ang pag-iikapo. Sinabi ng Panginoon sa panahon niya na huwag naman ninyong kalimutan yung nauna. Ano po ang ibig niya sabihin? Because he was under the law then. Sakop pa siya ng kautusan. Hindi pa implemented ang new covenant sa panahon ng Panginoon. Sinasabi ko po ito, mga kapatid, sapagkat ginagamit po ito ng maraming mangaral na hanggang ngayon, new covenant daw sila, pero insistent pa rin sila sa pag-iikapo ng mga tao. Now, sinasabi ko po, na kung yan ang pasya ng isang tao sa kanyang buhay, ibigay niya ang kanyang ikapu bilang kanyang personal na pamantayan. Hindi niya ito ini-insist sa iba. Hindi niya ito itinuturo sa iba. Maring ganon. Pero, pampersonal lang po yan. Magandang pamantayan ng pag-iikapu para alam mo kung magkano ang ibigay mo sa Diyos. Pero, kung ikaw ay kinukonvict ng banal na espiritu na nananahan sa atin, ay kung kailangan mong lakihan o liitan alang-alang sa ibang pangangailangan ay maaari mong gawin. Pero ang punto ko po dyan mga kapatid ay we are now in the new covenant and the law of tithing is no longer supposed to be implemented. At dito ay makikita natin na itong mga taong ito ay binaliktad po nila. They gave emphasis to the faithfulness of tithing na ibinibigay nila ang ikapo ng kanilang maliliit na butil. Meron po akong narinig na nagsabi na itong mga taong ito ay talagang binibilang pa nila yung mga butil. Ako po hindi naniniwala doon dahil meron namang pamamaraan para masukat mo kung ilan o
gaano karami ang ikapo ng mga butil at hindi yung bibilangin daw, pero makikita natin na nakakaligtaan po nila yung tatlong mahalagang bagay na sinasabi ng Panginoon. Ipaalala ko po sa inyo na katulad ng aking sinabi kanina, na makikilala mo ang isang mangangaral sa pamagitan ng kanyang laging tinatalakay sa pulpito. Pero isang bagay, mga kapatid, na lagi pong itinuturing na mapagkondena ang mga nangangaral ng katwiran, ng kabanalan, maging sa ating kapanahunan. Iyon ay sapagkat maraming mangaral na nangangaral na puro pera ang kanilang sinasabi at ang kanilang ginagawa ay ini-entertain ang mga tao, so natutuwa ang mga tao, they are willing to pay big money dahil hindi nila nasasagasaan ang kanilang mga ginagawang kasalanan. Alam natin na yan ang kagustuhan ng marami. Punta po tayo sa pang-anim, sa Matthew 23:25-28. Sabi po niya, "Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisees, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs and look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness." Alam po ninyo, kapag ang isang mangangaral ay meron pong sobrang concern sa panlabas na anyo, ay kalimitang nagpapakita na ito ng kahungkagan sa kanyang kalooban. At alam ba ninyo ang ugat ng spiritual bankruptcy? Sinabi ng Panginoon dito, "It is the greed and self-indulgence." Greed and self-indulgence. Yung greed ay natalakay na natin about the greediness of these teachers of the law and Pharisees. Yung self-indulgence ay makikita natin yan sa Romans chapter 8, sa Galatians chapter 6, nakatunggali ng Espiritu ng Diyos. At kapag ka, there is a self-indulgence, there is already spiritual emptiness. At isipin natin ang pinagkukumparahan ng Panginoon dito, lalo na yung isang libingan. Isipin natin ang isang libingan na nagpapasimulang magnas yung katawan ng tao. Wala po tayong masyadong naamoy, pero sigurado po na kapag kayon ay nakita natin, ay siyempre grabe ang amoy niyan. Anyway, nakakakita po tayo no, doon sa mga natutuklasang patay ng mga ilang araw na nag-umpisa ng naagnas ang katawan at doon ay makikita natin ang sobrang baho. And that is how a lot of Christians are when they have greediness in their heart, when they have self-indulgence. Isipin lagi natin ang pinagkukumparahan ng Panginoon ay libingan. Nais ko pong basahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. "But thanks be to God who always leads us as a captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere." Tandaan po ninyo yung salitang aroma, yung amoy, yung alingasaw. "For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing." So sinasabi po ni Apostol Pablo sa talatang 15 na pareho sa mga mapapahamak at sa maliligtas ay meron pong alingasaw silang naaamoy. Sabi niya sa 16, "To the one, we are an aroma that brings death. To the other, an aroma that brings life, and who is equal to such a task." Siyempre, sa mga mapapahamak, si Apostol Pablo ay mabaho, pero sa mga maliligtas, si Apostol Pablo ay napakabango. Pero pansinin po ninyo yung sinabi niya sa verse 17, "Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God." So makikita po ninyo, mga kapatid, that pagdating sa pera, si Paul po ay maingat sa bagay na yan. So there is contrast between Paul and these teachers of the law. At ang nagdedetermine ng amoy ay ang paghahangad sa
pera, greediness. Pero ang punto po na nais kong makita natin dito is the empty inner life. Empty inner life. Jesus was angered with the empty, rotting inner life. At ang pampito po natin sa verse 29 to 35. Sabi po rito, "Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. And you say, if we have lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. Go ahead then and complete what your ancestors started. You snakes, you brood of vipers, you will not escape being condemned to hell. Therefore, I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify. Others you will flog in your synagogue and pursue from town to town. And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar." Dito ay makita natin ang pagpatay sa mga propeta. Bakit nga ba pinagpapatay ang mga propeta sa mga lumang tipan? Alam po ninyo ang dahilan? Because people hated corrections. People hated corrections. At yan ang dahilan kaya pinagpapatay ang mga propeta. Malala natin si Juan Bautista na ganyan din ang ginawa sa kanya ni Herodes. Una, ibinilanggo siya dahil sa pagsabi sa kanya na hindi niya dapat pakisamahan ang asawa ng kanyang kapatid na si Philip. At yan ang naging daan para kalaunan ay mapugutan siya ng ulo. Pero binanggit ng Panginoon sa verse 35 yung pangalang Abel at Zacharias na tila nagpapakita from A to Z, lahat ay pinapatay nila. Nangangahulugan yan na lahat ng totoong propeta ay kinagagalitan ng mga relihiyosong tao. Obserbahan natin dyan, ano, mga kapatid, na itong mga relihiyosong ito ay nagkukunwari na nais nilang bigyan ng parangal yung mga namatay na mga propeta, pero nandito ang buhay na propeta na pinaplano naman nilang patayin. Sinasabi nila, kung nabuhay lang kami sa kapanahunan ng aming mga magulang, ay hindi sana namin ginawa ang kanilang ginawa, pero yun nga po, no? Nandito ang buhay na propeta, ang Panginoon mismo sa kanilang harapan na pinagpaplanuhang patayin. Kaya tinawag sila ng Panginoon, serpents, brood of vipers, na nangangahulugan, you are son of the devil, you are murderers. At tayo po ay kalimitang nagkiklaim na higit tayo kaysa sa mga nauna sa atin doon sa mga masasama sa banal na kasulatan. Pero ano nga bang sinasabi ng ating mga gawa? Hindi kaya tayo galit sa mga katotohanan? Hindi kaya tayo galit sa mga nagkokorek sa atin? Subukin po natin ating mga sarili sa bagay na yan. Sinisigurado ko po na maraming mga Kristiyano kapag ka naitutuwid sa kanilang mga maling ginagawa, hindi nila alam na sila'y mamamatay sapagkat nagtatanim sila ng galit sa kanilang mga leader. O kaya ay kabaligtaran ng bagay na yun. As long na tayo ay nagtatanim ng galit sa iba, we became murderers. So itong mga bagay nito, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon sa mga taong yon sa kanyang harapan, sa kanyang kapanahunan upang hindi sila madaya ng mga tagapagturo ng kanilang mga relihiyon. Pero ako'y naniniwala na ang mga bagay na ito ay isinulat hindi lamang para hindi tayo madaya, kundi tayo ay hindi maging katulad ng mga tagapanguna ng mga relihiyong ito. Pansinin po ninyo na yung style ng Panginoon sa pagtatapos sa kanyang mga sermon ay naghahanap siya ng application kung isasagawa nga ba ng tao ang kanilang napakinggan. Alam natin na ganyan ang ginawa niya doon sa Sermon on the Mount. He wanted application. Dito ay pinapakita niya that he wanted an application from among the people, not to be deceived by the scribes and Pharisees, and also not to follow their footsteps. At ganyan din ang style ng Panginoon sa aklat ng pahayag na pinag-aayos niya ang mga iglesia sa kanilang maling pamumuhay.
Sa ating pagtatapos, obserbahan po natin na lahat ng ikinagagalit ng Panginoon sa mga taong ito ay nagpapasimula mula roon sa kanilang self-centeredness. Yan ang kanilang problema. Nakasentro pa sila sa kanilang mga sarili. And where there is self-centeredness, there is pride. Tandaan natin ang katotohanan. Ayaw na ayaw ng Diyos ng mga tao na nakasentro sa kanilang mga sarili. Pinalayas niya si Satanas mula roon at hindi na siya magdadala ng mga tao na mayroong ganong pag-uugali. Nawa po ay huwag nating kalimutan ang mga bagay na ito na ikinagagalit ng Panginoon sa mga relihiyosong tao na maaring dumating sa ating buhay. Hindi pa po tayo tapos tungkol sa pagagalit ng Panginoon. Ang titignan po naman natin sa susunod ay yung kanyang sobrang galit dahil sa ginagawa ng mga tao. Magbabalik po tayo. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. God bless.